At Angelique, ilang tulog na nga lang ay maririnig na natin ang kauna-unahang pag-ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagarapin sa batasang pambansa. Tama ka dyan, Audrey. Pero alam nyo ba na hindi lamang sa batasang pambansa ang nagsisilbing venue ng mga sona ng ating pong mga naging Pangulo ng Pilipinas? Kung saan-saan yan, alamin natin sa sentro ng balita ni Melales Moras. Sa darating na Lunes, July 25, masasaksihan na ng ating mga kababayan ang kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gaganapin ito sa Batasang Pambansa sa Quezon City na nagsisilbing tanggapan ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pero alam nyo ba na sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi lang ito ang nagsilbing lokasyon ng mga sona ng Presidente. Si dating Pangulong Manuel L. Quezon, nagsagawa noon ng sona sa Legislative Building sa Maynila na mas kilala na ngayon bilang National Museum. Sa kasaysayan ng bansa, si Quezon din ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nagkaroon ng sona dahil wala namang sona noon si dating Pangulong Emilio Aguinaldo na unang presidente ng bansa. Kabilang naman sa iba pang presidente na nagdaos ng sona sa National Museum ay si Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal. Sina dating Pangulong Sergio Osmeña at Manuel Rojas naman sa Lepanto Street sa Maynila nagdaos ng sona. Si Osmeña isang beses lang nagkaroon ng State of the Nation Address na ginanap noong June 9, 1945. Natatangi naman ang isang sona ni dating Pangulong Elpidio Quirino dahil inihatid niya ito mula sa Amerika. Nagpapagamot kasi noon si Quirino sa Johns Hopkins Hospital kaya't via radio broadcast ang kanyang talumpati habang nakahiga pa sa hospital bed. Sa haba naman ng pamumuno noon ng ama ng kasalukuyang presidente na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., siya ang may pinakamaraming lokasyon ng naging sona. Kabilang na riyan ang Old Legislative Building, Malacanang, Quirino Grandstand, PICC at Luneta Park. At alam nyo ba, siya rin ang kauna-unahang presidente na naghatid ng sona mula sa Batasang Pambansa. At mula noon, dito na rin isinagawa ang sona ng mga pangulong sumunod sa kanya. Ayon sa political analyst na si Professor Ramon Casiple, higit sa lokasyon, mas mahalaga ang nilalaman ng sona dahil ito ang magiging direksyon ng pamumuno ng isang administrasyon. At sa nalalapit na sona ni Pangulong Marcos, umaasa siyang mapupuno ng mga plano at programa ang kanyang talumpati para sa ikauunlad ng bansa. Hindi naman necessary no, sa ating konstitusyon kung saan gagawin yan at kung paano gagawin. Ang mahalaga, may latag mo yan sa harap ng mamamayan. At ang pinakamadali dyan ay sa Kongreso mo gagawin kasi sila gumagawa ng batas. Melales Moras para sa Bayan.